Hello mga kaayos, so andito na naman po tayo ngayon. So mga kaayos, may titingnan po tayo ngayon kasi yung kanyang handbrake daw sobrang sagad na pero wala pa rin kapit. So ipapakita ko sa inyo mga kaayos. So mga kaayos, mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka pakipress nyo na rin po yung notification bell para maging updated pa po kayo. So tara mga kaayos. Sorry, it's DJ. Mga kaayos, yung handbrake niya, yan, sobrang taas na ng ano niya, yan, sagad na siya pataas, pero wala pa rin kapit mga kaayos. So titingnan natin doon sa ibaba, no? So ito mga kaayos, tatanggal natin yung kanyang propeller, yan na. Tapos yung kanyang hub, to, yung kanyang brake drum, tinanggal na rin natin. Pero mga kaayos, to, nalaglag na yung ating brake shoe, yung ating lining. Wala na. Ubos na, oh. Wala na. Ubos na siya mga kaayos, kaya kahit anong gawin dun sa itaas na hatak, wala na, wala nang kapit. So, paparelay natin siya mga kaayos. Yun, oh, ubos na. So, babaklasin natin ito siya mga kaayos, yung brake shoe. Para maparelayin po natin. Natanggalan muna natin ito yung lock ng kanyang brake shoe mga kaayos, yung may spring. Ito. Ano. Medyo madilim dito mga kaayos, nandito kasi tayo sa ilalim. Ilalim ng tulay. Ilalim ng sasakyan. So, enjoy lang tayo mga kaayos kasi tayo lang mag-isa dito. So, kailangan natin pag nagtatrabaho po tayo, relax lang ba? Kailangan masaya lang. So, tanggal na natin siya, mga kaayos. Ito na. Pakita ko sa inyo sa... Pakipakita ko sa inyo sa labas na, mga kaayos. Mga kaayos, problema pa nung alignment nung kanyang propeller. Ayan. Hindi siya dun. Maka-align, no? Ang layo, oh. Ang layo, mga kaayos. Yan. Ang layo po ng alignment niya ng kanyang propeller. So kailangan mga kaayos, yung cross joint dito at saka yung cross joint na yan, yan po, kailangan po magkatapat. So gagawin natin mga kaayos, so hugutin natin to siya. Yan, tapos ipipihit lang natin ng konti. Ito yun, oh. Yan, huhugutin natin yan siya. Ito. So, ito mga kaayos, itatapat natin doon sa isang cross joint sa kabila. Isa pa. Hindi pa siya, ano. Yan, ito na. So, yan. Pantay na siya mga kaayos, oh. Ito. Makikita niyo po mga kaayos, ayan, oh. Sa taas, yan. Yan. So, yun. Katapat niya na po ito. Yan na po mga kaayos, yan. Yan na po yung katapat niya. So, okay na yan. Yung alignment niya mga kaayos. Ang problema na lang, ito na lang yung ating gagawin. Paparelay natin to. Yung ating brake shoe. Yan. Toklap na po eh. Oh. Ito na po yung kanyang ano, lining. Yan. Toklap na po siya mga kaayos. So, bago na yung ating ipapalit na handbrake brake shoe. Yan. Ito. Brake prac. Brake parking shoe. Pwede lang siya mga kaayos. So, ito siya. Ito yung kaparehas niya mga kaayos. Oh.
So ang gagawin natin dito, tatanggalin natin itong lock, tapos itatransfer natin dito sa bago. Dito natin siya itatransfer. So kailangan natin tanggalin yung lock na ito. Yan to. Babaluktutin lang natin siya ng konti, tapos babalik lang natin siya din mamaya para lumusot ito yung pin. Tanggal na. So, yun naman kayo. So, tanggal na natin siya. Tapos ngayon, lalagay natin siya dito sa bago. Siya lalagay. Ito. Ito na mga kayos, no? Nailipat na natin siya dito sa ano, kinikil lang natin siya kakayos, nilinis lang natin to. Ayan. Kailangan mga kayos, may lock ito ha, para hindi matanggal yung pin. So, kakabit na natin to siya mga kayos dito sa pwetan ng ating transmission. So, kakabit na natin siya mga kayos. Ayan, ito, dito ito siya mga kayos. Ya. Diyan yan sa ating handbrake dun sa itaas. Tapos dito to. O, sundan nyo lang mga kayos yung ating gagawin. Tapos ito. Isa pin dito. Ito. Yung pinaka stopper nya dito mga kayos. May spring to dito maliit yan. Para hindi siya mahulog mga kayos, kailangan mo yung ito, ito yung hahawak sa kanya dyan. Make sure mga kayos na pasok dito sa baba yung kanyang hook papunta sa ating handbrake. So, ganyan na siya mga kaayos. Ayan. Tapos, lalagay pa tayo dito sa ibaba nito mga kaayos yung kanyang adjuster ito. Ayan, dito po tayo nag-a-adjust nung ano niya, clearance yan dito. Ayan, dyan po yan siya mga kaayos. Oh, yan mga kayos. Tapos ito naman yung ating spring. Andito to siya. Hindi yan yan siya mga kayos. Yan. Tapos ay dito. Oh. Ayan. Ganun din.
natin sa kabila. So, dito naman tayo mga kaayos sa kabila. Dito. Pasok natin dito yung spring. Tapos dito din natin siya mga kaayos ilalagay. Ito. So, okay na mga kayos. May kabit na po natin. So, ngayon, yung kanya na pong brake drum ito. So, mahaba siya mga kayos. Adjustan. Ayan. So, okay na mga kayos. Masok na yung ating brake drum, yan yung brake drum ng ating handbrake. Tapos ngayon sasalpak na natin yung ating propeller naman. Tutornilyohan na lang natin yan mga kayos. Ito, 4x14. Itaas mga kayos. Ito mga kayos, no? Naka-handbrake to ngayon, yung ating handbrake, no? Ito, nakataas siya ngayon, yung handbrake natin, yan, nakataas po. So, ibababa po natin siya, tapos titingnan natin kung atras po siya. Atras po sa mga kayos. Tapos iangat natin. Yan. Ayos na mga kayos. Pantay natin. Ah.
So, okay na to mga kayos. Hindi na umuusad yung ating sasakyan kapag naka-handbrake na. Yan, no? Ayan. Tingnan nyo po yung gilid. I-release ko po. Ayan. Dahil sa hatangin ko, ho. Pinto po siya. Yun mga kayos, tapos na po tayo magpalit ng brake shoe ng ating handbrake sa Isuzu Elf. So yun lang mga kayos, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. Tsaka press nyo lang din po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin. So yun lang mga kayos, maraming salamat po. Good.